Good evening, Light Youth. Magandang gabi sa inyong lahat at magandang gabi rin sa aming mahal na pastor kay Bishop Omar and Mami Kate at sa aming mga pastor na nanonood ngayon. So, samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga oras na ito. Salamat po dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon para gamitin sa inyong salita. Naway itago mo po ako, Panginoon, sa inyong likuran. Naway ikaw po ang mag-speak sa pamamagitan ko at sa mga taong nakikinig sa iyo ngayon, Panginoon. Naway ikaw ang magbigay sa kanila ng wisdom na maintindihan nila, Panginoon. Maintindihan namin yung mga bawat salita na itinuturo mo at ituturo mo para sa amin. Gabayan mo po ako, gabayan mo po ang mga taong manonood at ikaw po ang laging siyang manguna at maitaas. Maraming salamat po, naway ikaw ang maitaas sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yun na nga. Ang topic ko ngayong gabing ito ay put our confidence in God. So, nasabihan ka na ba ng promise or umasa ka? And ikaw din minsan, nasabi mo na rin ba na promise, ganun. Minsan makikita natin ito sa mga kaibigan. Makikita rin natin dito sa gobyerno and sa ating sarili mismo. Sa kaibigan naman, ito yung mga magkakaibigan na high school siguro or hanggang ngayon. Yung mga outing-outing, yung mga plano-plano nyo pero hindi natutuloy, hindi natutupad. Pero siguro yung iba sa inyo, natutuloy, katulad ng sa sarili. Diba? Sa sarili, may isip mo na mag-diet. Tapos, nagpa-plano ka na, ay, gigising ako bukas ng madaling araw, promise ko na to. Or aasa ka na, papayat ka, or tataba ka. Pero, parang ang hira, parang hindi agad-agad siya. Minsan, aasa tayo ng agad-agad na papayat, tataba, pero hindi siya natutuloy. Minsan, sa gobyerno, yung magbibigay daw sila ng ayuda. Nagbibigay sila ng ayuda, pero hindi umaabot sa atin. Siguro yung iba dyan sa inyo nakaka-relate kasi nabigyan kayo ng ayuda kasi yung kami, hindi kami naabutan ng ayuda. Pero napaka-paasa nung umaasa kami na may ayuda, pero wala kami nakuha. So, yun na nga. Kung sa mga tao ay nabibigo tayo, sa Lord hindi tayo nabibigo. So, bakit nga ba sa Panginoon tayo dapat magtiwala? Sabi dun sa may Psalms 146 verse 3 to 4, "Don't put your confidence in powerful people. There is no help for you there. When they breathe their last, they return to the earth and all their plans die with them." Ito yung mga tinutukoy dito, yung influential people, makapangyarihan, yung mga nasa posisyon. Kasi diba dati, ang tinutukoy dito dati yung mga prince, mga hari. Doon sila umaasa sa mga hari. Doon sila nagbibase kung ang itong bansa na to ay aangat or babagsak. Ganon. Kumaga sa atin, yun nga, yung mga influential people, yung mga makapangyarihan, yung mga nasa posisyon. Pero hindi naman sinabi na huwag tayong magtiwala sa kanila. But we must put our confidence in God more than people. Diba? Kasi minsan ang mga plano ng tao ay minsan hindi talaga consistent. Hindi siya actual na nangyayari agad-agad. Kaya dapat mas magtiwala tayo sa Panginoon. So, bakit ba natin kailangan ilagay ang confidence sa Panginoon? Sabi dun sa Psalms 146 verse 5, "But joyful are those who have the God of Israel as their helper, whose hope is in the Lord their God." Pinagpapala ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. Tulad na lamang nung kwento ni Moises, kung napakinggan niyo na to, yung time na ginamit ng Panginoon si Moises sa mga Israelita para makatawid sa Red Sea. 'Di ba? Lahat ng nangyari na 'yon, kumbaga si Lord ang naging dahilan, si Lord ang
ang may kagagawan para makatawid sila Moises doon. Kasi di ba, ang nangyari nun is nagiging sila ng mga taga-Egyptian. Yung mga Egyptian is kinakawawa sila. Kaya ang ginawa is gumawa ng way si Lord para mailigtas sila. Why do we put our confidence in God? Ito po yung main topic natin. Ito yung main verse ko ngayon. Yung Psalms 146 verse 6 to 7. He made heaven and earth, the sea, and everything in them. He keeps every promise forever. He gives justice to the oppressed and food to the hungry. Bakit natin kailangan ibigay sa Panginoon yung confidence? Because point number one, He is our Creator. Sabi na sa may Psalms 146 verse 6a, He made heaven and earth, the sea, and everything in them. Kung babalikan natin yung Genesis, doon makikita natin na ang Panginoon ay ginawa niya yung earth. Ginawa niya, doon niya sinabi yung process ng mundo. And including us, ginawa niya rin tayo. And He sustained all things. May kwento lang ako sa inyo. Yung siguro sa inyo, sa iba dyan ay familiar na sa kwento na to. Yung about sa mekaniko. Sa isang mekaniko na magaling sa mga sasakyan. Siya yung sikat sa lugar nila na gumagawa ng mga sasakyan. Itong mekaniko na to, nagde-drive siya sa kalsada. Tapos yung kotse niya, biglang tumirik. Tapos yung kotse niya, iginilid niya para hindi naman nakaka-istorbo sa ibang mga nagde-drive. Ngayon, hinahanap niya kung anong sira nung sasakyan niya, bakit siya tumirik. Eh, di ba napakagaling noon na mekaniko. Pero inabot siya ng mga ilang oras. Pero hindi pa rin niya makita kung ano sira noon. Kaya ang ginawa niya, tinry pa rin niya ng tinry, hinahanap-hanap pa rin niya. Hanggang sa may dumating na matanda na lalaki na nag-offer ng tulong. Sabi niya na, pwede ba kitang tulungan dyan sa sasakyan na yan? Tapos ang sabi niya, sige po. Hanggang sa may pinihit lang yung matandang yun, biglang napaayos niya, napaandar niya agad. Kumbaga, yung mekaniko na sikat sa lugar nila, ang tagal niyang ayusin. Pero itong matanda na ito, isang pihit lang niya is umandar na. Tinanong ni mekaniko kung sino yung tumulong na yun. Ang sabi niya, ako si Henry Ford. Kasi yung sasakyan niya is Ford. Tapos si Henry Ford ang tumulong sa kanya. Kaya nagulat siya kung bakit ang bilis na ayos. Kasi si Henry Ford, siya ang nag-invento at nag-assemble at gumawa nung Ford na sasakyan na yun. Kaya alam niya, ganun din sa atin. Si Jesus Christ ang ating Creator. So, bakit sa kanya tayo magtitiwala? Kasi alam niya yung mga plano. Alam niya yung purpose natin kung bakit nangyayari ang lahat ng bagay. Actually, lahat ng mga nilikha niya is may purpose. Hindi man natin maintindihan ang mga plano, pero dapat tayong magtiwala sa kanya. Yun yung point number one. Sunod is yung point number two. He is faithful. Doon nga sa Psalms 146, verse 6b, He keeps every promise forever. Tapat siya sa kanyang mga salita. Tulad na lang ng kwento dun sa may Matthew 6 verse 26, yung about sa pagpapakain niya sa mga ibon. Nagpakain siya ng mga ibon, di ba? Kung ang mga ibon nga napapakain niya,
tayo pa kaya na mas importante sa ibon? And point number three is yung He is just. Sabi din sa may Psalms 146 verse 7a, He gives justice to the oppressed. Ito yung mga taong nagawa ng mali, yung mga naloko, nalamangan. Siguro, masasabi ko, isa ako sa mga nakaranas nun. Isa ako sa mga naloko, nalamangan, nagawa ng mali. Hindi lang siguro ako, pati kayo dyan na mga nanonood. May mga tao man na nakagawa ng mali sa atin. May mga tao man na nakasakit sa atin. Hayaan natin na si Lord na ang mamuno. Si Lord na ang bahala sa mga taong yun. Hindi na natin kailangan maghiganti. Minsan, di ba, ang naririnig natin, pag may gumawa ng mali sa'yo, balikan mo din. Minsan, meron pa ako naririnig yung pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Kumbaga parang gumanti ka pa din, pero hindi lang masakit yung binato mo. Diba? Pero kung tutuusin, dapat hindi na tayo maghiganti. Hayaan na natin ang Panginoon. Kasi, diba nga, uulitin ko, He is our Creator. Alam niya yon. Siguro kaya natin nararanasan yung mga ganong sitwasyon. Kasi, kailangan makita din natin kung sino yung ating kakamping nasa likod. Yun yung si Jesus. Siya yung bukod tangi na kakampi natin sa mga sitwasyon na ganun. Sa sitwasyon na ganito, kaya natin napagdadaanan yun kasi gusto makita ng Panginoon na andyan siya nakakampi natin. Andyan siya na kasama natin. Kasi minsan, iniisip natin, kaya natin gustong gumanti kasi feeling natin wala tayong kakampi. Minsan, magsusumbong ka pa niyan para magkaroon ka ng kakampi. Pero hindi mo na kailangan nun. Kasi kay Lord pa lang, alam na niya yon at siya na yung kakampi mo. Sa una pa lamang, kakampi mo na siya nung ginawa niya sa cross na dapat tayo ang gumagawa, na dapat tayo ang pinapako kasi tayo yung mga makasalanan. Pero di ba, pinagtanggol niya tayo. Bukod tanging si Jesucristo lamang ang kayang gumawa nun. Siya lang yung una nagmahal sa atin at nagtanggol sa atin. Kaya huwag mong kakalimutan kapatid na may kakampi ka. Diba? And point number four, He is our provider. Sabi nga doon, diba, sa may Psalms 146:7b, He gives justice to the oppressed and food to the hungry. He provide our needs, tulad nga ng mga sinabi ko kanina dun point number 2. Diba? Yung mga kwento nung pinakain niya yung mga ibon na hindi niya pinababayaan. Miski yung mga animals, hindi niya pinababayaan. Diba? Kahit tayo nga, hindi niya pinababayaan eh. One of my testimony is talagang siya yung naging provider ko. Yung time na nagugutom ako sa school. Kasi kulang yung baon ko nung high school ako. Kulang yung binibigay ng parents ko. Kasi ang dami namin gastusin nun sa school. May project dito, kailangan gawin ito. Sobrang dami, kailangan pang bumili ng libro para makagawa ka ng assignments. At that time, doon nauubos ang pera ko. Pero, hindi nagkulang ang Panginoon. Hindi siya kailanman nagkukulang. Alam niya talaga yung mga pangangailangan natin. Noon time na recess na, nagkukunwari na lang talaga ako na nabusog pa. Pero alam ng Lord na gutom na talaga ako. Kaya ang ginawa niya, salamat doon sa mga kaibigan ko na nagbigay sa akin ng mga food, nag-share sila ng food nila. Doon pa lang, kumbaga, grabe ang Lord. Siya talaga yung provider natin. Alam niya yung pagkukulang. Alam niya yung pangangailangan natin. Siguro, kung walang Lord, nagutom lang ako ng tuloy-tuloy. Siguro,
hanggang ngayon, wala pa rin akong kinakain, pero alam niya eh. Siya yung nagbibigay eh. Kaya, huwag ka na mag-alinlangan kung anong kakainin mo mamaya, kung anong uulamin mo. Hayaan mo na si Lord ang bahala, kung anong stock sa rep, kung anong naluto ng parents mo. Huwag ka na mag-alinlangan pa. Bigay mo lahat ng tiwala mo sa Panginoon. Kasi, minsan, tayo, di ba, dahil galing tayo ng school, uwi tayo, parang nag-expect tayo lagi na masarap ang ulam. Eh, alam naman natin na pinagkakasya lang ng mga magulang natin ang pera para matustusan or maitawid yung ating gutom. Tapos magre-reglamo tayo minsan, di ba, na, ay, ito lang yung ulam. Pero, di ba, dun palang makikita mo na yung napakaliit na bagay na yun. Makikita mo palang na, God provided eh. Di ba, pinoprovide na ng Panginoon yung ulam na yun. Hindi mo ngayon i-expect na ganun ulam niya eh. Yung mamaya nga, wala kayong ulam pag-uwi, di ba? Blessed pa rin tayo ngayon kasi nakakakain tayo 3 times a day. Kaya nga, blessed tayo. Isa na rin yung mga nagpatunay dito na ang Panginoon ay provider talaga. Nung sinabi niya sa may Bible, sa may Luke, yung nagpakain siya ng 5,000 people, yung kwento nito yung nasa bundok sila para mag-rest. Andito si Jesus, yung mga disciples niya. And noong time na yun, may mga tao doon at padilim na. Ngayon, ito si isa sa mga disciple ni Jesus, lumapit. Sabi niya, Jesus, padilim na, pauwiin na natin yung mga tao. Pero, ang sabi ni Jesus, humanap ka muna ng pagkain. At nung time na yun, naghanap na yung disciple ni Jesus, may nakita silang bata. May nakita silang bata na may hawak na basket. Tapos, yung laman ng basket ay 5 bread, tapos 2 isda. Tapos ito, dinala to kay Jesus Christ. Idinala to dun sa kanya. And then, tumingin lang si Jesus Christ sa taas at minultiply niya. Kumbaga, nag-pray lang siya eh. Doon kung mababasa natin, nag-pray siya tapos nag-multiply. Tapos napakain niya yung 5,000 at may natira pa doon na 12 baskets. At, di ba, kung iisipin natin, isa to sa mga naging kwento nung mga panahon na yun, ito yung mga nagpatunay na si God ang ating provider. Isipin mo, kung andun ka sa 5,000 na people, isipin mo parang magic, ang galing. Kasi hindi mo iniisip na manggagaling dun sa katabi mo yung pagkain, pero nanggaling kay Lord. Di ba? Sama-sama kayong kumain nun, yung time na yon. So, yun na nga, as we end, bilang pagtatapos, i-recap lang natin yung mga points, yung mga napag-usapan natin ngayong araw. Yung 1, He is our Creator. God created you and me at ang lahat ng bagay sa mundo. And point 2, He is faithful. Ano man ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, or may mga bagay siya na gusto niyang paniwalaan mo, pangawakan mo dahil siya ay tapat sa kanyang mga salita. And point 3, He is just. Kung feeling mo ang buhay ay parang unfair, nasasaktan ka man ng ibang tao, nilamangan, or may mga nagawang hindi maganda sa iyo, ayaw mo lang si Lord ang ano nun. Ayaw mo lang si Lord na ang bahala doon. Wala ka na dapat ipag-worry. Hindi mo na dapat isipin 'yon. Kasi siya ang Diyos na tapat kailanpaman. Kaya 'wag mo na isipin, kapatid. Ngayon dapat maging masaya ka kasi nalaman natin na may kakampi tayo. May kakampi tayong na lumalaban. Kailangan lang natin magtago sa likuran niya. Diba?
And number four, He is our provider. Kung ang ating Panginoon ay ibinigay ang kaisa-isa niyang anak para sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Di ba? Sa cross pa lang, ginawa na niya yun. God will provide and meet exactly what you need. Siguro, ang may humihiling ngayon sa Panginoon na magkaroon ng work. May humihiling ngayon siguro sa Panginoon na pan-tuition, mga nahihirapan sa tuition fee. Yung mga taong nag-iisip at pinagpipray kung anong kakain nila kinabukasan, alam ng Lord yan. Huwag ka na mag-alinlangan na hindi ito mangyayari. Kasi ibibigay ng Lord to kasi alam niya yung pangangailangan. Diba? At doon sa part na to, gusto ko sanang i-share sa inyo yung naging testimony ko sa buhaan sa life na to. Natutunan ko na ang Panginoon dapat ay ating pagkatiwalaan. Dapat siya na lang talaga ang pagkakatiwalaan natin sa mga bagay. Tulad na lamang nung nagpipray ako before, ang prayer ko lang is makilala, makasama ko sa church yung mga yung family ko, yung mga kapatid ko. Nagpipray ako na sana na sila ay makasama ko. Pero hindi ko inexpect na agad-agad na mangyayari. Basta yun lang yung laman ng prayer ko. Yun lang yung gusto ko na anuhin sa akin ng Lord na ma-answered prayer. After a year, hindi ko ina-expect na nangyayari na pala. Hindi ko ina-expect na yung prayer ko noon, ngayon nangyayari na. Kaya, alam ko na nanonood sila ngayon, alam ko na nandyan sila. Kaya, ikaw kapatid, kung ano man yung pinapakita sa'yo ng Panginoon ngayon, ano man yung ipinagpipray mo, tuloy-tuloy lang, huwag kang titigil. May plano ang Lord. Diba? Alam niya yung plano. He is our creator. Alam niya kung kailan, alam niya kung kailangan na ba talaga natin. Alam niya lahat ng yun. Kaya, salamat sa Panginoon dahil sa buhay ng mga kapatid ko, dahil din sa prayer ko na ginawa ng Panginoon na ipag-pray sila. Ngayon, kasama ko na rin sila ngayon na nag-church, kasama ko na rin sila na nananalangin sa Panginoon. Kaya, ngayon, kung ano man nakikita mo, ano man yung nasa puso mo ngayon, bigyan na natin sa Panginoon. Ipagkatiwala na natin sa Kanya. Yung malay mo, yung mga nag-a-apply dyan, may work na kayo na darating. Hindi man ngayon, hindi man bukas, sa plano ng Panginoon, darating yan. Magtiwala lang tayo. Kasi hindi niya tayo mababayaan. Yung mga nag-aaral dyan, nahihirapan ka na sa online class, nahihirapan ka na sa tuition fee, God will provide. Diba? God is faithful. At sa mga taong nag-work dyan, alam ko yung iba sa inyo dyan, napapagod din. Pero, alam ng Lord yun kung bakit ka napapagod. Kasi, ang gusto ng Lord is makapag-rest ka sa Kanya, sa presensya niya. Sobrang sarap na sa Kanya tayo nagre-rest, sa Kanya tayo nagpapahinga. Yung mga pagbasa ng Bible, kumbaga parang isa siya sa mga fulfillment eh. Isa siya sa mga napakasarap na gawin. Kasi doon pa lang na-feel natin yung rest na naaalis yung pagod, naaalis yung doubt sa sarili. Kasi before noon is nahirapan ako na mag ministry kasi nahihirapan ako, hindi ko alam kung kaya ko ba, pero dahil sa pagtitiwala ko sa Panginoon, dahil sa may tiwala ako sa Kanya, nakabasa ako ng verse dun na
sa may Exodus 14:14 na siya ang bahala, siya ang magpo-fight. Kaya, dun sa pagbabasa natin ng Bible, marami tayong matututunan eh. Marami tayong may apply sa sarili. Kaya ngayon, kung ano man yung plan mo sa buhay, ano man yung mga gusto mo ipag-pray, tuloy mo lang yan. Ipag-pray natin ang ipag-pray yan. Tapos magbasa tayo ng Bible para yung kahit makapag-rest man lang yung heart natin, makapag-rest man lang yung mind natin, makakain man lang yung soul natin na dapat ganito. Minsan, motivation talaga kasi ang Bible eh. Motivation siya sa pang-araw-araw. Kaya, maraming salamat sa inyo, sa mga nanonood dyan. And let's pray. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa aming mga natutunan. Salamat po sa mga bagay na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat din, Panginoon, sa paggamit sa akin. Salamat sa mga word na ipinagkaloob mo sa amin ngayong gabi. Naway, Panginoon, mai-apply namin to sa aming sarili. At ikaw lang ang makita, Panginoon. Ikaw lang ang aming mapagkatiwalaan. Ikaw lang, Panginoon, ang aming kalakasan sa bawat sitwasyon na aming tinatahak. Lord, na alam ko na mas maganda ang plano mo kaysa sa plano namin. Kaya ikaw, Panginoon, ang manguna. Ibinibigay namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng plano namin, ang lahat ng problema, lahat ng aming gagawin. Ikaw ang mamuno nito, Panginoon. Maraming salamat sa mga taong nasa likuran nito, sa taong nanonood nito. Salamat, Panginoon, sa buhay nila. Naway, i-bless mo po kami, ang bawat pamilya namin. I-bless mo, Panginoon, ang aming pamilya, ang may mga sakit. I-bless mo din, Panginoon, yung mga kaibigan namin na masyasharean namin, mga taong malapit sa buhay namin, Panginoon. Naniniwala ko, Panginoon, na balang araw ay kasama namin din silang mananalangin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, naway ikaw lagi ang may taas. Sa pangalan mo, Jesus. Amen.